Buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanang. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang magandang tanghali po sa kanilang lahat. Magandang tanghali rin po, Father. Sa araw na ito ay inaalaala natin at ipinagdarasal ang ating mga kapatid na inusig o inuusig hanggang sa mga oras na ito dahil sa pananampalataya. Ang ating simbahan ay nakikiisa upang patuloy silang ipanalangin at mabigyan ng nauukol na pagpaparangal para sa kanila sa pagtatanggol sa ating pananampalataya. At sa araw ding ito, ihatid natin o alay natin ang ating mga natatanging intensyon ng pasasalamat, mga intensyon na sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ay magkaroon ng katuparan para sa ating lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita pa ng isang kagilagilalas na pangitain sa langit. Pitong anghel na may dalang pitong salot. Ito ang pangunahing mga salot sapagkat dito magwawakas ang puot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito, at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal, hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awitin ni Moises na lingkod ng Diyos, at awitin ng kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita nilang lahat ang matuwid mong mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poong Diyos na dakila,
gawa mo'y kahanga-hanga. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harapan ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdig at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Pagkat siya'y dumarating, magahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay hiharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong mga kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabuluanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli isang magandang tanghali po sa kanilang lahat. Happy Wednesday. Happy. Oh, pero nakasimangot pa rin yung iba. Although ngayong pong araw na ito, gaya ng nasabi, no, ay pag-alaala at pagdarasal natin o sinasama natin sa ating mga panalangin sa araw na ito ang mga Kristiyano na inusig, no, na pinagdusahan nila ang mga pag-uusig ng kanilang kapwa dahil sa pananampalataya. Kaya ang tawag po ngayon sa araw na ito ay Red Wednesday, no? So, kung pabilyar kayo sa mga red flag, pag nakakagawa ng hindi maganda o hindi ayon, no? Ganun din yung mga inusig na mga Kristiyano na mga nauna sa atin na kahit hanggang sa ngayon, marami pa rin ang dumaranas ng mga pag-uusig kung kaya't nagdurusa ang ilan sa atin dahil sa pananampalataya. Ano ba ang inyong stand noong mga nakaraang araw? Piling nyo ba ay
kasama din tayo sa milyong mga Pilipino na inusig din o nagdurusa dahil may mga narinig tayo na masasabi nating totoong red flag, no? Na hindi dapat ginagawa ng isang taong maaaring pinamumunuan, no? At alam naman nyo siguro kung sino yung ibig kong tukuyin. But ganun pa man, wala tayong ninanais kundi ang kapayapaan para sa ating bansa, kapayapaan din sa kalooban ng sino man na dumaranas ng anumang klaseng pag-uusig at pagdurusa na hanggang ngayon ay nararanasan pa ng sino man sa atin. Sa araw pong ito, kung narinig ninyo yung ebanghelyo natin, maaring isipin ng iba, hindi ito madaling pakinggan. Parang ang hirap, no? Kung ating maisa sa buhay o ating nanamnamin ng maigi yung mga pagbasa na narinig. Kasi si Jesus, patuloy siyang nagsasalita sa mga taong nakikinig sa Kanya. Sa mga taong andoon, umaasa sa Kanyang magagandang salita. At sa ganoon, yun din ang pagkakataon para kay Jesus na nagbibigay sa kanila ng babala sa mga alagad niya at sa mga taong gustong sumunod sa Kanya. At napakalinaw ang sinabi ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Ano ang sinabi na babala ni Jesus? Darakpin kayo at uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang kayo'y litisin at ipabalanggo. Ipagkakadulo kayo ng inyong mga magulang, ng inyong mga kapatid, ng inyong mga kamag-anak, and even your friends. At ang malala, ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng ilan. Hindi ba kung tayo ang nakikinig kay Jesus sa mga sandali at oras na yon, at tayo ay isang follower, isang tagasunod, katulad ng kanyang mga alagad, hindi ba't maaring may takot, may pangamba sa bawat isa sa atin? Pero, pagkatapos ng babalang ito na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad, may mga salitang pampalubag loob naman na binitawan si Jesus sa kanila. At ang sabi ni Jesus, totoo, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit, hindi mawawala ni isang hibla ng inyong mga buhok. At sa inyong pagtitiis, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. My dear friends, ano po ba ang sinasabi ng mga pahayag na ito ni Jesus para sa ating lahat na narito ngayon? Totoo, Jesus calls us to follow Him. Lahat tayo, inaanyayahan ni Jesus na sumunod sa Kanya. At kapag pinili nating sumunod po sa Kanya, ang daan na ating susundan ay magdadala din sa atin sa krus. Gusto nyo ba yon? Kapag tayo susunod kay Kristo, sigurado dadalhin din tayo sa krus. Sinong may gusto noon? Maari yung iba magdadalawang isip, ay susunod ako kay Jesus. Bakit ko susundan yung krus? Mga kapatid, ang mga salitang binibitawan po ni Jesus sa kanyang mga alagad ay sumasalamin din sa realidad ng ating mga buhay, sa kung ano ang ating nakikita, sa kung ano ang ating naririnig natin tungkol sa ating ginagalawang mundo sa ngayon. At saan mang panig ng mundo, maraming tao ang inuusig, hinahamak,
pinagdurusa, kinukutya, at ang ilay pinapatay pa dahil sa kanilang pinaniniwalaan, dahil sa kanilang paniniwala, pinapatay sila dahil yung estado ng kanilang buhay, yung kanilang pagtingin, yung kanilang stand. Kaya hindi tayo nalalayo, mga kapatid. Hindi tayo nalalayo sa ibang tao, sa ibang bansa na dumadanas ng mga pang-iinsulto, pagdurusa, panghutya, pang-aapi, at marami pang iba kung tayo'y, kung bakit tayo ay nakakaranas ng sufferings. Mga kapatid, kapag pinipili ba nating sumunod kay Jesus, ito ba'y sa dahilang may ipinapangako sa atin na may magandang buhay? A life free from problems? Alam nyo, hindi ganun ang pangako sa atin. Na kapag tayo sumusunod, lahat ng alalahanin sa mundong ito, mawawala na. Alam nyo, marami pa rin sa atin na may mga maling akala na madali lang na maging follower o tagasunod ni Kristo. Subalit, it is not easy. Ang sumunod kay Jesus involves a great sacrifice. Kapag napag-desisyon na nating sumunod kay Kristo, kakabit dito palagi ang sakripisyo. Kapag tayo sumusunod kay Kristo at inilalapit natin ang ating mga sarili sa Diyos, kahit sa maliit na paraan, marami sa atin ang nanghuhusga. Marami sa atin ang naninira. Marami sa atin ang nagsasalita laban sa atin kapag tumatalikod na tayo. Di ba nararanasan natin yan? Kahit sa pagsisimba natin, na gusto nating matagpuan ang tunay na kapayapaan, kapag tayo umaattend ng misa, pupunta sa dambana ni Padre Pio para maiwasan natin ang mga tao na nagbibigay at nagpapasakit sa atin. Pero ano ang napapala ng marami sa atin? Hindi ba pagkatapos nating mag-attend ng misa, sila yung nangiinsulto? Sila pa rin yung nangahamak, minamaliit ang kakayanan ng ating pananampalataya? Hindi nawawala yan. Kaya yung pagsunod natin kay Kristo ay kakabit palagi ang napakalaking sakripisyo na kahit yan ay maririnig mo even sa iyong pamilya mismo, sa mga taong malapit sa iyo. Ang sumunod kay Kristo ay tunay na krus ang daan. Mga kapatid, kapag nagdesisyon tayo sa ating mga buhay na sumunod to be a follower of Christ, kailangan natin ng great humility. Kailangan nating magpakumbaba. It involves giving up ng mahalagang oras at panahon na maaari nating maiukol sa ating mga pamilya. Ang sumunod kay Jesus ay paninindigan din sa ating mga family and political o societal issues tulad ng abortion, immorality, at ilang mga tulad nito. My dear brothers and sisters, muli sa araw na ito, sa pag-alaala natin sa mga kapatid nating inuusig dahil sa pananampalataya, ipinapaalaala din ito sa atin ang ating ebanghelyo ngayon na sa katapusan ng ating buhay dito sa mundo, isa lang ang dapat manaig sa ating mga buhay. At yan ay walang iba kundi ang ating pananalig
at katapatan kay Kristo. Isama natin sa ating mga panalangin at pagsumikapan po nating maging mas malapit at makasunod tayo kay Jesus kaysa mas mahumaling sa mga panandalian at pansamantalang bagay na ibinibigay ng mundong ito. Mahirap ang challenge na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. But definitely, may kakayahan tayo na magawa kahit sa maliit na paraan kung paano nating mapapatunayang sumusunod tayo sa ating Panginoong Jesus, sa ating kilos, sa ating pananalita, at sa ating mga gawa. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat. At sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap, kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, noong inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal na siya at ang iyo'y itinatampok upang sa lahat siya ay manguna. Ngayong ngay lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati na iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawala'y sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat ko ipapasam. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga
isang lahat ng sakin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang Dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita niyo po sa ating screen. Gayun din, ninanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing ikalabing dalawa ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing ikatlo ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ikatlo, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 piso na tiket, mararanasan nyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mito Yonting and the Driver's Band, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Arcidiocese ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa, bilhin na ang inyong tiket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ikaapat,
Bahagi pa rin po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mugs sa mga store outlets ng Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Ikalima, pansamantala pong hindi muna makadaraan sa main arch entrance ang mga tao at sasakyan dahil sa ginagawang rehabilitation ng NSPP Bridge. Maaari pong gamitin ang lumang gate upang makapasok sa loob ng Pambansang Dambana. Umaasa po kami sa inyong pangunawa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga mapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli magandang hapon po at mag-iingat kayo sa inyong mga pag-uwi. Maraming salamat po. At ipahayag kanyang pagkalingat habang isa buhay pag-ibig.